ba? Right. Ayan na si Sir, oh. What's up, bro? Summer na naman ngayon. Kompleto na naman ng tropa. At kung dati nag-camping kami ni na Jose at Matt, ngayon, niyaya ako naman silang mag-swimming dito sa GK Enchanted Farm. Halika'y tikman nakain. At sa adventure natin ngayong araw, ibibida ng dalawa kong kaibigan ang signature recipes nila. Halika na tikman ng masarap na food. Yes, sir. Hey, cheers. Yes. Right. So summer. Yep, summer special. Summer. Uy, may twist tayo today. Okay. We won't be using breadcrumb. Palagi mas malaki yung sayo. Habang naghahanda sila para sa mga recipe nila, sisimulan ko na ang paandaran sa kusina. Of course, to celebrate yung mga ingredients na meron tayo dito sa kanilang farm, gagawa lang tayo ng dish na siguro maglalabas nung masasarap na lasa. Typically, for a sancocho, chicken yung ginagamit nila. But since gusto natin i-surprise yung ating mga guests, gagamitin natin yung rabbit meat. Bigyan natin ng konting oil. Tapos ikakat lang natin yung ating rabbit meat into portion size. So after natin makat yung ating meat into portion, tekta na natin sa ating pan to brown it. So, lagyan lang natin yung ating bawang. Titimplahan lang natin ang patis. And habang kumukulo yung ating rabbit meat, ihahabol ko naman yung isa sa mga ingredients na I don't think usually kasama ng karne, yung ating balinghoy o yung ating kamoteng kahoy. Kadalasan kasi pag balinghoy, it's either nilalaga lang yan or ginagawang dessert, cassava cake, ginataan. Pero rarely siyang sinasama sa mga savory dishes. So I'm also curious to know kung ano yung magiging contribution nito doon sa ating ginagawang dish. Yung paborito kong mais. Mukhang promising. Matamis to. Tapos yun, medyo malagkit. Mabilis lang ito maluluto at magsasama-sama na yung flavors nila. So siguro ang pinaka inaantay na lang natin ditong lumambot is yung ating balinghoy. After nun, pwede na natin siyang i-plate. Ganun kasimple. Kasado na ang ambag kong putahe sa outing namin. Samantala si Jose at Matt, naglilibot na ngayon sa GK Enchanted Farm para makakuha ng inspirasyon sa iluluto nila.
Yeah. Walang maka. Chef Jose. Hi. Matt, hello. Kamusta, kuya? Tutulungan ko kayo ng tamang pagpitas ng sitaw. So yun, Kuya Arnold, meron akong mga few questions. Ano ba yung perfect time na mag-harvest ng sitaw? Ganito po yan. Dapat ito, iingatan natin itong malit na to kasi ito ang sisibulan ulit siya ng bunga. Bago yan. Kaya dapat hindi siya maano, ating iikot siya ng ganyan. Okay. Para maiwasan siya ng ganyan. Para tumubo ulit. Sa susunod na araw, ito naman ulit ang bubungahan niya, ito maliit na to. Okay. Pero Kuya Arnold, kano katagal na gito kalaki ito? Every 2 days yan. Meron na agad? Harvest na. Pero kano katagal bago masira na parang hindi na siya okay? Malalaman, pagka ganito, maluluyo na siya. Pagtuyo na siya, hindi na siya pwede. So Kuya Arnold, pagka ako ba nagpitas ng ganun eh, mas tatawag mo na ba akong master ng pag-aani ng sitaw? Oo, basta na-sip niyo po itong Oo, basta. Yun pala yung key. Okay. Alam na natin yan. Ito pala yung sumasip. Careful! Okay. Usually yung sitaw kasi parang sa Pinoy dishes, very common siya sa mga usual dishes natin. Gaya ng, ano ba usual favorite mo with sitaw? Adobo. Adobo talaga. Pero pwede rin ng stir-fried siya with oyster sauce, sesame oil, garlic. So, ano siya? Very versatile na ingredient. Arnold, bago maging ganyan ng isang kamote, gaano katagal para ma-harvest mo ng ganyan? Ito, mga 2 months o 3 months, mag-ano na siya, magbubunga na siya. Malaman sa pag may bunga na, pagka po meron na siyang ganito. Baklak. So yun ang sign. Ito po ang sign niya para sa malamang may laman po siya. Okay. So ito pagka binigay mo sa babae, may in love din sa iyo. Magiging kamote. Pero din ako good question na feeling ko maraming gustong malaman ng mga tao tong question na to. Ano yung pinagkakaiba ng kamote at kamoteng kahoy? Ang pinagkakaiba niya ito, gumagapang. Gumagapang. Ay, gumagapang ito. Ay yung nakatayo siya, yung kahoy talaga. So, lalito tayo sa taniman ng mais. Mais naman tayo. Ituro ko sa inyo yung tamang pag-harvest ng mais. Dapat yung pagkaganito, hindi pa ito pwedeng harvestin. Dapat yung itim na siya, gagaya nito. Dapat itim na yung ano niya, yung balahibo. Medyo itim na siya. Okay. Kaya, yun no, laki niya na. Diba? Meron na tayong ano. Laki pa rin yung sa iyo. Ayan. Okay rin to bro, mga boiled corn, no? Sagyan ng butter. Sarap. Yan na. Ngayon, kukuha tayo ng kamuting kahoy. Bali, parang mas challenging to kaysa kamote kanina. Kasi yun, parang malambot lang ito. May pwersa. May pwersa. Medyo may maganit pa. Uy! Oh, dami. Marami pala siya. Masubukan nga yan. Bakit palagi mas malaki yung sayo? Hoy! May flashies! Grabe to! Mais din to. Oo. Si mais ganda. Ayan o. Grabe o. I think bro, mas character ko to Very ano, no? Sinika health diet. Pero ito yung pinaka-trip natin eh, oh. Spicy. Si Chili Crawford. Ano to? Pwede ko ba? Kunin to? Pwede naman po. Hindi nga. Opo. Miss Tinay, okay lang. Nagabala ka pa. Okay lang naman. Okay lang naman. Okay, Miss Tinay. Wala lang. Napansin ko kasi Berjaya Restaurant Culinary Center. So, pwede mo bang i-kwento sa amin? Ano bang backstory natin dito? So, Berjaya, parang founder po siya na nag-donate ng facility na to. So, it's a hotel, Berjaya Hotel.
Yeah, so, and we use this for our restaurant wherein we gather guests here. So, dito po kami nagsiserve ng food sila, nila. And, but soon, we will make it as a culinary center na wherein all the social enterprises na magde-demo sila. And dito po namin igagather yung mga guests kung gusto nilang mag-demo about plushies and all our enterprises here po. Ang dami nakalatag dito. Baka, yes. Ms. Tina, you can run through kung ano yung mga products dito. So, in this side, we have all the plushies. So, plush and play and vegetable plush. Mm-hmm. So, ang gumawa nito is yung mga tita natin from the community, okay, yung mga nanays natin. So, kasi we want also to really help them in terms of income. Oh. So, yan, yung mga names nila is from the celebrities. So, ito, kamatis, mm-hmm, may luya, may repolyo, and talong, siling panigang, sili, yeah, and then sitaw. Sitaw. Yeah. Very fresh. Eh? And in this side naman po, ito po yung mga product natin na First Harvest, yung name niya. So, we have here salted cocoa caramel. Ayan. And meron din po tayong cuckoo sugar. We use cuckoo sugar, yung coconut sugar. And we have here crunch. Crunch, we? Yeah. Ito yung paborito natin. Oh, wow. Hindi na crunch, so sana naman may take home tayo. Yeah, may crunch siya, may pinipig, yeah, yun yung twist, yeah, niya. Mm-hmm. Yeah. We have 4 entrepreneurs behind the dried tomato po. Yeah, young entrepreneurs. And here po is we have obi powder. Yan. So, we will use this as raw mats for our bakery. So, gagawa po kami ng mga cakes or pandesal out of obi powder. So, Ms. Tina, paano kung yung mga customers nyo sobrang medyo baka nalayuan pumunta dito? In Manila, where can we buy your products? We have a store in Pandangsora. Okay. Yeah, so it's yun yung main headquarters po namin na sa Gawad Kalingat. So ako na dito sa Aromatics. Pero normally pag shepherd's pie, gaano mo siya kadalas gawin? Actually, ito recipe ito ng aking lola. So heirloom recipe ito? Yes. So batang-bata pa ako nito, una ko natikman. Parang bago sa ano ko eh. Pero sabi niya sa akin, yung luto daw na to, matagal niya na niluluto nung nakatira pa sila sa Davao. So, lahat ng mga gusto kong pagkain na ginagawa ng lola ko, palagi ko nang pinapanood. That's nice. Tapos, I mean, yun, si Airpats din. Si Airpats kasi magaling din magluto eh. So, sana nasa family talaga. Kunin ko na to, chef, ha? Yes, sir. Pero, yung sa recipe mo na to, talagang duck meat yung gamit natin? Hindi! Actually, first time kong gagamitin to kasi sabi nga nila, ito yung mga available na ano, dito sa farm. Yes, eh. So, gusto ko lang mag-try ng bago. Siyempre, okay, katulad kanina, tinanong kita, chef, di ba medyo iba ang flavor ng duck? Yeah, I mean, generally speaking, medyo on the gamey side, mm-hmm, kumpara dun sa typical na manok. I mean, dun sa manok. Pero malaking impact din kasi dyan yung pagpapakain. A lot of our Filipino food explorers would say na, di ba dapat ginigisa yan ng maigi ganito kasi may anggo, may lansa na tinatawag. But based on our experience talaga, lalong-lalo na na straight from the farm yung ingredients na nakukuha natin, nasa diet nung pato, nung ano mismo, nung hayop yung kinalalabasan. I think kasi, kaya some of us may mga experience na ganun, malansa, maanggo, dahil kung ano-ano lang yung pinapakain. Okay. Confident ako dyan kasi kita naman natin yung pinapakain nila dun sa kanilang mga alaga. And definitely, duck meat is never bland. It's never boring. Oh, ayun, no? Diba? Ito lang ginawa natin, di ba? Ginigisa lang natin itong karne. Nilagyan ko lang siya ng asin saka ng pepper. Tapos yun na yun, hintayin ko lang na mag-brown. Siguro yung pinaka magiging difference lang doon sa mashed potato na nakasanayan mo versus sweet potato is yun nga, yun yung mahibla. Ah, mahibla. Pero feeling ko,
Okay lang naman. Wala namang problema. No? Parang usually gumagamit ako ng sugar. Okay. Pero mukhang matamis na kasi ito eh. Oo, no? Oo, hindi ko na kailangan. Ah, okay. Makes sense. Ikaw nang bahala sa pagtimpla dyan, pero na-curious ako dun sa feeling natin eh. Oo nga, no? Parang, ano siya eh, malapit sa, may pagka-beef eh. Yung lasa niya. Masarap na masarap yan. Feeling ko. Sana pasado sa'yo, chef. Ay, oo naman. Pwede ko nang papakin ngayon eh. Actually, ito namang gatas. Minsan kasi tatanong ng mga tao, gaano ba karami? Yeah. Para sa akin, check mo lang kung paano yung consistency ng mash ano mismo. So nakadepende yan doon sa ina-achieve mong texture, consistency? Mm-hmm. Actually ako gusto ko medyo smooth siya eh. Ah, talaga? Kasi para ramdam mo yung pagka-creamy. Oo. Lalo yeah. na meron tayong karne. So ito nga yung mashed potato. Sa toppings ibabaw. Lang siya, okay. Ibabaw lang. Kumbaga ito eh. Mashed kamote. Mashed kamote, mga pala. Ang pogi, no? Pero mukhang ube. Kaya nga eh. So I guess pwede rin gamitin ube nga, no? Pag sila lang natin ng oven, lulutuin pa ba natin siya o... Hindi na. Actually, high heat, sobrang saglit lang. Siguro mga less than 5 minutes. Basta mag-color lang siya, no? Magkaroon lang ng brown yung cheese natin. Okay. Tapos pwede na siyang i-serve. Masasabi mo, silly crop hard. Palamigin muna natin ang shepherd's pie ni Mac. Habang nagluluto si Jose, sasabayan ko naman siya sa kusina kasi isip akong masarap na pandagdag sa aming summer getaway food trip. Pom Rosti. Kilala rin sa tawag na Swiss potato cake. Okay, let's start our recipe. So bro, I'm gonna get our tilapia fillets that we did earlier. So season our fish with some salt. Salt. Right. So anyway, I'll be adding now my garlic powder, chef. Okay. And a bit of garlic powder to add the flavor to our fish. You can actually use any white fish naman eh. Bulacan, okay. Yeah. Cod, mga ganun. And then mag-add din tayo ng konting paprika for that extra kick. Yeah. Depth of flavor, medyo yes, smoky. Sir. Smoky flavor. Ayan, ako naman, wala lang. Nagagadgad lang ako ng patatas. Marami-rami to. Kumbaga, ikaw si Sarah ngayon. Ako si Becky. So next, chef, I'm gonna get this to my flour. Okay. So coating lang natin yung flour natin. Ayan. And then some egg. Pero ito, may twist tayo today. Okay. We won't be using breadcrumbs. We'll be using some oats or oatmeal, which okay. I just crushed lang. So ito na siya. So basically, chef, we use this para may extra crunch yung fish natin. Okay. Okay. And... I think when we're doing this, parang automatic na na dapat easy to purchase easy to, lang yes, yung exactly. ingredients natin. Sometimes kasi if your ingredients are very hard to find, parang nakawalang gana magluto minsan. Yeah. But if it's very easy, you can do it at home, yun yung parang mas adventurous. So I think I'll start na yung salsa natin. Dami kasing version ng salsa, chef, but oo, I think naman. The main thing about salsa is the freshness. Freshness. So ito naman sa akin. Yes, anong part na dyan, chef? Ito, after natin mag-gagdad ng siguro, almost 1 kilo ng patatas. Tinatanggal ko lang dito is yung excess starch. Based on my experience, hindi dramatic yung... It's not gonna ruin your dish yes. if you don't do this step. Kumbaga, ito gusto lang natin nung mas consistent yung crispness niya. Crisp, mas matatagalan, okay. mas mahuhold niya yung crispness yes, niya. Yes. Kaya natin to ginagawa. Correct. So,
you can actually do this twice. Parang okay. I-rinse off mo yung starch. Okay, okay. So, ito, pipigaan ko lang siya. And then meron ako ditong cloth. Ganda na mangga, chef, oh. Ganda yung color, eh. Buksan ko na ito. Yes. Matagal, yun nga lang, yung pinaka-downside dito sa pancake natin, matagal to lutuin. Oh, okay. Saktong-sakto by the time na it takes time. Matapos tayo dito, nakapag-set na tayo ng table, eh, aabot to. Ayun lang. Tapos kailangan to pag potato pancake foam roasty. Okay. Medyo low heat lang siya. Low heat. Para medyo slow cooking process tayo. Oh. Hindi mabilis. But saka mahirap kasi dahil makapal yung potato natin, yes. Ang mangyayari, baka masunog yung ilalim, hilaw yung gitna. So, low to medium heat actually. Okay. Ayan. Pusik ko na ito, no? Go. O, baka kulangin sa amin ni Matt yan. Okay. So very simple lang din yung... Yeah. Actually, optional lang naman itong sauce. If you want it like plain as it is, okay din naman. Masarap na siya. Yeah, sarap na siya. Sigurado na yan. So, papakita ko lang, oh, bro. Ito yung sinasabi nating starch nung patatas. Kaya natin siya binababad. Ayan, kung makikita nyo, para siyang corn starch. Actually, makakabili ka nito sa grocery. Potato starch talaga. Okay, okay, okay. Pinang gagawang slurry rin slurry to. Slurry din niya. Pinang kukot din yan sa mga fried chicken. So usable din pala siya? Yeah, yes. Oo, talagang pinoproseso to. Daba na. Chef, ha? Ito, relax ka na lang, malapit na to. Yes. O yun, sa'yo. Kumusta na ba yung dish mo? Okay na to. Okay na yan. Tama. By the time na ready na yan, eh, ready na rin itong sa amin ni Chef Jose. What's up, bro? Summer na naman ngayon. Ito kami magtutropang sama-sama. Yeah, boy. Salo-salo sa table. Yan. Halika'y tikman ang nakain. Farm to take the table, farm to table, farm to table. Halika na tikman ng masarap na food. Yes, sir. Hey! Woo! Yes! And okay na? Solid yun. Panalo! Yeah? Cheers! So, summer. Yep. Summer special. Summer! Birthday special naman yung susunod. Pero, winner to. Ang refreshing nito. Mm-hmm. Thank you. Hindi mo akala yung tilapia yung nasa loob, no? Mm-hmm. Social na tilapia. Mm-hmm. Trabaho kasi kailangan mo siya bantayan. Flip. Oo, kasi mahihilaw pag hindi mo siya talaga binantayan. Yes. Gusto mo yung wala na ako nasasabi. Bro, baka may gusto ko sabihin. Nag-e-enjoy na lang ako eh. So wala pala akong iwo-worry kasi you guys are just tasting our game. Rabbit meat. Mm-hmm. No, I mean that's rabbit meat.
Nice. Oh. Okay. Ba? Yes, sir. So, abangan niyo po kami sa Camp Big Falcon. Doon po kami magse-celebrate ng birthday ni Matt next time. Makakapagluto tayo sa Camp Big Falcon.